Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. For today's episode, pag-uusapan natin ang mga hayop na makikita sa sikat na pasyalan na Manila Bay. Alam nyo guys, mahilig tayong manood ng mga wild animals na makikita sa ibang bansa, ngunit pagdating sa Pilipinas, kakaunti lang ang kaya nating pangalanan. Kaya naman naisipan kong gumawa ng video tungkol sa local wildlife ng Maynila upang lalo pa nating pahalagahan ang ganda ng Manila Bay at ang malaking problema na kinakaharap ng pambansang pasyalan ng mga Manilenyo. Sa totoo lang, marami akong opinyon tungkol sa current issues na kinakaharap ng Manila Bay, pero this time, let's set aside our political views at mag-focus sa ganda ng mga ibon na makikita rito. Kaya naman kung isa kang bird watcher or nature lover, siguradong mag-i-enjoy ka sa episode na to. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Ang Manila Bay ay pangalawang tahanan ng 60 species ng migratory birds. Ang mga ibon na to ay nanggaling sa iba't ibang bansa at bumibisita sa Pilipinas ilang beses sa isang taon. Una sa ating listahan at ang pinakamadalas mong makikita sa Manila Bay ay ang mga whiskered tern. Ito yung puting ibon na palagi mong makikita na lumilipad maski sa mga estuaryo at kanal. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang itim na balahibo sa mukha. Madalas ding makikita rito sa Manila Bay ang mga black-headed gull. Ang mga ibon na to ay migratory at bumibisita lamang sa Manila Bay mula Marso hanggang Setyembre. Gaya ng whiskered tern, mabilis mo silang makikilala dahil sa itim na balahibo sa kanilang ulo. Ang Pacific Golden Plover ang isa sa pinakamaraming ibon dito sa Manila Bay. Maliit lang ang ibon na to at mas maliit pa sa tikling. Kung mapapansin, magkaiba ang kulay ng babae sa lalaki. Paborito rin ng mga Golden Plover ang kumain ng alimango at suso na pinakamarami sa Manila Bay. Maliban sa crustaceans, ang Manila Bay ay sagana sa maliliit na isda na paborito namang kainin ng mga Asian Dowitcher. May kita sa video ang mga Dowitcher na abala sa paghahanap ng makakain. Ginagamit nila ang kanilang mahabang tuka upang saliksikin ang ilalim ng tubig at putik. Ang mga black-tailed godwit ay isang espesyal na klase ng migratory bird dahil sila ang pambansang ibon ng The Netherlands. Kung pagtatabihin, magkamukha ang mga dowitcher at godwit. Ang pinagkaiba ng dalawang ibon na to ay ang bansang pinanggalingan nila. Ang isa pa sa ating bisita galing Europa ay ang mga Eurasian curlew. Angat ang katangian nito sa lahat ng ibon dahil sa kanilang mahaba at baliko na tuka. Medyo malaki ang ibon na to kumpara sa mga nauna sa ating listahan. Ang pinakapaborito ko na siguro sa lahat ng migratory birds sa Manila Bay ay ang mga black-winged stilt. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang black and white na balahibo at mahabang legs na kulay pink. Maswerte tayong mga Pilipino at nang dahil sa Manila Bay, nasisilayin pa natin ang magagandang migratory birds galing ng Europe, Russia at China. Kaya naman nakakalungkot ang eksena gaya nito kung saan halos balutin ng basura ang dalampasigan. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na ang malaparaisong tanawin na ito ay kinunan sa Manila Bay, maniniwala ka ba? Ang lugar na ito ay ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area or LPPCEA na bahagi pa rin ng Manila Bay. Sa ganda ng lugar na ito, hindi mo aakalain na nasa Maynila ka lamang. Ito ang isang mukha ng Manila Bay na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area ay ang pinaka-importanteng mangrove wetland area sa buong bansa. Ang tubig na sakop ng bakawan ay kilalang breeding spot ng mga tropical fish na nagiging pagkain naman ng mga ibon at Pilipino na umaasa lamang sa pangingisda. Malaki rin ang pakinabang ng bakawan sa pagkontra ng tsunami at storm surge gaya na lang ng mapapanood mo sa video.
Makikita rito sa isang munting experiment kung paano labanan ng mga bakawan ang malakas na alon upang hindi umabot sa dalampasigan. Amazing, di ba? Kaya naman nakakalungkot isipin na kahit napaka-importante ng lugar na ito, tanging 181 hectares lang ng lupa ang naisabatas bilang protected area. Kung ako ang tatanungin, hindi sapat ang 181 hectares kung ikukumpara sa dami ng pakinabang ng mga tao sa lugar na ito. Ang LPP Chea ay tahanan din ng ilan sa mga endangered animals sa ating bansa. Isa rito ay ang Chinese egret na pinangangambahang meron na lamang 3,000 individual sa buong Asia. Ang paglaho ng kanilang tahanan gaya ng wetlands at mangrove forest ang tinuturong dahilan ng pagkaubos ng kanilang populasyon. Pangalawa sa listahan ng endangered birds na makikita sa Manila Bay ay ang mga Far Eastern Curlew. Sa bigat na 1 kilo, ito ang pinakamalaking curlew species sa mundo. Gaya ng Chinese egret, endangered na ang mga ibong ito dahil sa habitat loss. Ang isa pa sa endangered animals na pwede mong maispatan sa Manila Bay ay ang mga great knot. Ang Chinese egret, eastern curlew, at great knot ay ang 3 endangered animals na nakahanap ng tahanan sa LPP Chea. Maliban sa migratory, aba, syempre, ang Manila Bay ay paraiso din ng mga native at endemic na ibon na dito mo lamang makikita. Isa rito ay ang mga Philippine duck o mas kilala sa tawag na papan. Nakahanap sila ng tahanan dito sa Manila Bay, lalo na sa LPP Chea, dahil sa dami ng pagkain gaya ng hipon, isda at maliliit na insekto. Ang pinakapaborito ko na siguro na endemic birds na dito mismo sa LPP Chea matatagpuan ay ang mga Indigo Banded Kingfisher. Napakaganda ng kulay nito na angat sa ibang mga ibon. May kita ito sa buong Pilipinas, ngunit kung taga Maynila ka at gusto mo silang masilayan, dapat mong bisitahin ang LPP Chea Wetlands. Ang isa pang endemic birds na maaari mong makita sa Manila Bay Wetlands ay ang Philippine Swamp Hen. Ang mga ibon na to ay kasing laki lang ng manok at mabilis mong makikilala dahil sa kanilang purple na balahibo at kulay pula na tuka. Ayon sa DENR, ang Manila Bay ay tahanan ng halos 80 species ng ibon. Kaya naman unti-unti nang sumisikat ang Manila Bay para sa mga wildlife photographer at sa mga taong mahilig sa ibon. Ang ilan pa sa mga native birds na residente ng Manila Bay ay ang buff-banded rail o mas kilala sa tawag na tikling. Red-legged crake, nakapansin-pansin dahil sa mapulang balahibo nito. Yellow bitter na abala sa pag-aalaga ng kanyang anak. Ang Great Egret at Rufous Night Heron ang ilan pa sa mga native birds na meron sa Manila Bay. On the other hand, ang Purple Heron naman ang apex predator ng Manila Bay na paboritong kumain ng malalaking isda. Sa dami ng bird species na makikita sa Manila Bay, nakapagtataka na maraming Pilipino ang hindi nakakakilala sa kanila. Sana ay maibalik natin sa dating ganda ang Manila Bay at magnumbalik ang dating sigla ng marine biodiversity na minsan ang pinakinabangan ng mga Manilenyo. Hanggat hindi tayo marunong magtapon ng basura sa tamang tapunan, hanggat hindi tayo marunong magtulungan upang waksihin ang polusyon, ang Manila Bay ay patuloy na magiging malawak na tambakan ng basura. Sana ay nag-enjoy ka sa mga ibon na ibinida ko for today's episode. Kung taga Maynila ka o planong bumisita ng Maynila, siguraduhin mong isama sa itinerary ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area para makita mo ang ilan sa magagandang ibon ng Manila Bay at makiisa sa pagpapahalaga ng natitirang yaman ng ating bansa. Please follow Free Thinking Pinoy Channel in Facebook and TikTok. Maraming salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. To FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel.
don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!